ito yun eh, pag pulis, binibaby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala na. Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yun. Kasi pag sinabi niya na, o sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siya tinatago, wala siya kinakatakutan. Patuloy pa rin umanong nakatutok si Raffy Tulfo sa kaso ng pagkawala ng grade 9 teacher at Miss Grand Philippines Beauty Pageant contestant na si Catherine Camilon. Narito ang latest update sa kasong ito. Pakinggan po natin ang naisagawang interview sa ina at kapatid na nawawalang beauty queen. Sa inyo, Ma'am Ching Ching and Ma'am Rose, kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng aming anak. Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? Nung adose, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school. Nung hapon, nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City, na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito ay yung nasabi niya na dating yung balisong tiyan. Noon ng gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya, na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Di, nagtanong lang ako sa kanya, o anong oras pa dadating yung kasama mo, eh gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito, yun ang sagot niya. Tapos nung, ano pa, di, lagay naman ang loob ko na okay siya, na wala, hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na, di, naghihintay ako ng text niya, nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na, wala man, hindi natunog yung cellphone ko eh, dahil yun, basta umalis siya kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin, o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Di, ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nag-tawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na edi ano pa, parang na hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman. Yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. So, ma'am, kasi po, nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo? Hindi ho. Nung una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya nakilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 12, bali at 13 po namin siya hindi nakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am, sobra. Sobrang araw-araw. Hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am, hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam na ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak, kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak, dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, baby, hinihintay ka na namin. Mahal na mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka, hihintayin ka namin.
magpakatatag po siya. Kung sakaling mang okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya. Ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang alam kung ano ba talaga. Kaya na sana magsabi sila, magsalita sila. Huwag po kayo mag-alala dahil si Sir Rafi po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makabintya po yung hustisya. Nakikita nyo po ngayon sa aking likuran ang pulang sasakyan kung saan natagpuan ang blood sample at hair strand po ni Ma'am Catherine Camilon. At ayon po sa CIDG, ito po ay na-recover sa Barangay Dumuklay, Batangas City, Batangas noong November 8. At dagdag din po nila, ito po ay walang plate number kahit sa harap or sa likod. Ito po ngayon ay nandito sa pangangalaga ng CIDG Batangas po para po magkaroon ng mas malalim na investigasyon regarding po sa kaso. Regarding dito sa missing person po na si Miss Catherine Camilon, so ano na po ba yung update po dito sa case? Kagabi po, we received the official report coming from the forensic group, yung initial DNA results ng kinandak na examinations, no? Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge, no, na merong nakabit na buhok ay nag-match doon sa specimen na binigay ng Camilon family. Indicating dito na the source of the female DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found at the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni na Rosario at Relmer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We're still awaiting for the update doon sa blood sample, sa blood analysis, no? Ano po ba yung next step po na gagawin po ng CIDG? Actually, this will be submitted, no, within the day sa Batangas Prosecutor's Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. So, sa amin, yung legal theory ng CIDG is this put credence dun sa testimony ng dalawang witness na nakita ng isang dugong babaeng inilipat sa Red CRV. It only shows na napunta yung biktima natin doon sa Red CRV. Of course, we are still hopeful na yung ibang examinations ng isang ibang specimen ay mag-match, no? But initially, isasubmit namin ito for evaluation. On the part of the CIDG, we are constantly communicating with the family. They have my number. And also, naitawid na rin natin yan sa Tuwi Municipal Police Station to regularly get in touch with the Camilon family at sa ibang LGU doon, no? Meron natin coordination dyan na to ensure their safety. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever, but the filing of the counter-affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta is are those who will execute a reply affidavit. So, side na nila yun. Ngayon po, nanggaling po kayo dito sa Hall of Justice para po umattend ng court hearing against po dito kila Major De Castro and kay Sir Jeffrey Magpantay. So, kamusta po ba yung pagpunta natin dito? Sa akin, ma'am, yung kada punta namin dito, wala kaming ibang inaasahan kundi yung kalinawan, yung malaman namin kung nasaan ang aming anak. Sa kada punta, yun lang, ma'am, ang aming hinihiling. Bigay sila ng counter affidavit na kailangan na sagutin namin. Sir, regarding po dito kay Sir Jeffrey Magpantay, yung isa po sa nakasuhan dito regarding po dito sa kay Catherine Camilon case. So, ano po ba yung balita po dito sa part po ng Balayan Police Station? Personally po talaga si Mr. Jeffrey Magpantay ay nag-appear po dito sa amin at with the intention na para sa kanya, binibigay niya yung sarili para maging available para sa legal, kung anumang legal processes na kailangan, kung may mga inquiries sa kanya,
nandito siya sa para hanapin kung So sir, nung oras po ba at sino po ba yung kasama niya nung siya ay pumunta dito sa police station? Kasama po siya nung kanyang kinakasama at around 11:59 PM. Tapos ang kasama po niya is yung po ang kanyang live-in partner. So is there any extrajudicial confession po ba from him or wala? As of now, wala po siyang binibigay po na ganun at yun po naman po ay dapat po assisted po ng kanyang lawyer. So meron naman po siyang naka-designated na legal counsel para po sa case po, sa case po na yun. As of now po, ang decision po ni Mr. Jeffrey Magpantay is hindi muna po siya magpapa-conduct na interview. So ikukonsultahan po niya yung kanyang legal counsel. General Lucas, tama ho ba na ito pong person of interest natin si Major Alan De Castro ay na-dismiss servicio? Tama po yan. Nung natanggap niya yung dismissal order niya is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, eh paano yan? Wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas na ibang bansa, ba, sir? Tama po yan, tama po yan. Yung dalawang hair strands na nakuha niyo po sa kotse at sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit themselves sa cross-matching nung narrative yung ebidensya. Did he submit himself? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot? Yes, sir. At nagagaltin din natin sa resolution in health legislation para maimbestigahan to. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po, tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Miss Ching Ching. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.